Yan, sa non-institutional correction tayo. Tignan nyo nga sa enrollment form ninyo. Course code niya ay CA2. At ang kanyang course description. No, hindi course description. Title, course title. Okay, correction lamang iba. Okay, course title niya is non-institutional correction. Okay, course description, iba kasi yung course description. Hindi natin nailagay. Okay. At mayroon siyang 3 units. So, we allotted 3 hours per week. Okay. So, kapag 3 unit subject tayo sa regular face-to-face classes, kailangan magkaroon tayo ng meetings na 3 hours per week. Kasi mayroon tayong guidelines na kailangan tapusin natin ang bawat 3 hours, 3 units sa loob ng 54 hours per semester. So, 54 hours per semester in regular face-to-face classes. Okay? So, hindi natin magagawa itong 3 hours per week. Dahil kasi natin ay online. So, at least kahit 1.5 o 1 hour per week, kaya na natin yan. Anyway, it is supported by a module. At ang tatalakayin natin ngayon ay yung sakop ng module 1. Okay. At ang topic natin ngayong araw, concept of non-institutional correction. Ano ba ang tungkol sa bagay na ito? Ito ang ating aalamin ngayon. Lagay natin sa taas. Yan. Kita ba? Yan. Kitang-kita. Gusto na natin yan. Okay, so kapag sinabi nating non-institutional correction, refers to that method of correcting sentence offenders without having to go to prison. So meron pala tayong correctional system sa Pilipinas na kahit tayo ay nagkasala na, guilty tayo ayon sa korte, may pagkakataon pala na hindi tayo makukulong. Okay? That we are going to serve our prison sentence in the community. Okay? So dalawa kasi yung institutional system natin, correctional system natin. Kapag sinabi natin institutional system, yung taong nagkasala, kailangan niyang i-serve ang kanyang sentence sa loob ng kulungan. Kapag sinabi naman natin ng institutional correction, yung convicted offender, isa-serve naman niya ang kanyang prison sentence sa community. Babalik siya sa kanyang lugar. So napakagandang programa ito ng ating gobyerno. Maraming salamat at meron tayong ganitong sistema sa Pilipinas. Hindi lahat ng nagkasala sa batas, hindi lahat ng sentensyado ng korte ay kailangan nandun sa loob ng kulungan. May mga convicted offenders tayo na imbes na sa kulungan sila mamamalagi ay ibinabalik sila sa community. Okay? Kahalintulad ito ng isang taong may sakit na kung saan siya ay kailangan dalhin sa ospital. Pero may mga pagkakataon naman na hindi na dinadala sa ospital, nagkakaroon na lang siya ng home medication. Ganito rin sa ating mga convicted offenders. Okay, we also treated them as a person who are sick. Okay, sila ay mga taong may sakit. Yun ang trato natin sa kanila. At kinakailangan silang ma-rehabilitate. Saan? Pwede sa loob ng kulungan at pwede rin sa kanilang tahanan na lamang. At kapag ito ay sa loob na lamang ng kanilang tahanan, ginagawa ang rehabilitation program para sa kanila. Ang tawag natin ay non-institutional correction. Okay? Probation was first introduced in the Philippines during the American colonial period. So that was 1898 to 1945 with the enactment of Act Number 4221 of the Philippine Legislature. Ito yung first probation law sa Pilipinas. Act Number 4221. Sino ang nag-introduce sa atin ito?
it is introduced during the American colonial period. So mga Amerikano ang nag-introduce sa atin ng probation system. Pero hindi sa Amerika nag-umpisa ang konsepto ng probation. Ang konsepto ng probation, ang konsepto ng probation, take note, ay makikita natin sa common law o criminal law ng England. Kaysa England talaga nag-umpisa ang probation system. Then dahil colonized ng England ang United States noon, kaya na punta sa US yung konsepto ng probation. Then sinakop din tayo ng mga Amerikano, kaya nadala rin dito sa Pilipinas itong konsepto ng probation. So I repeat, nag-umpisa ito sa England, nakarating sa US, hanggang finally nalaman din natin at dumating din sa ating bansa. Kailan ito dumating sa ating bansa? Way back 1945 sa pamamagitan ng Act Number 4221. Okay? Ano bang nangyari dito sa batas na ito? On colonial period pala ito, 1898 to 1945. Ito yung colonial period. Pero itong Act Number 4221, 1935 ito, I will give you the exact date kung kailan ito na implement sa Pilipinas, yung Act Number 4221. Okay? 1935, kung di tayo nagkakamali, nung naisa batas, nung mapirmahan ang batas na ito, I should say. Okay? Kasi on November 16, 1937, the Supreme Court of the Philippines declared the Probation Law unconstitutional. So, itong Act Number 4221, okay, matapos itong may isa batas, noong 1937, dineklara ito ng Supreme Court na hindi raw ito naaayon sa ating Philippine Constitution. Labag daw ito sa ating Philippine Constitution, kaya hindi ito tuluyang ipinatupad sa ating bansa. Okay? Hindi ito tuluyang ipinatupad. Bakit? Because it was declared by the Supreme Court that it is unconstitutional. Salungat sa ating saligang batas. Bakit? Because of some defects in the law's procedural framework. Hindi daw kasi ito equally implemented sa ating bansa. Kasi nakasaad sa batas na ito, number 4221, na ang implementasyon ng provision ay nakadepende sa budget ng bawat probinsya. Ito yung isang dahilan. Okay? So kung mayaman ang probinsya mo, mayroon kang provision kasi may budget. Pero kung mahirap ang probinsya mo, walang provision, which sabi ng Supreme Court, unfair. Hindi nationwide ang implementation. Okay? Nabibigyan lamang ng privilege yung mga mayayaman na probinsya. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi ito naayon sa ating Constitution. Since it is not equally implemented, mas mabuti na lamang na hindi ipatupad ang provision system under Act Number 4221. Kaya natigil ang implementasyon ng 4221. Okay? In 1975, so just imagine that, 1937, nung mapawalang visa ang probation system sa Pilipinas. In 1975, ilang taon makalipas nito, okay, the National Police Commission, by that time, pinamumunuan ito ni Teodoro C. Natividad. Kaya si Teodoro C. Natividad, ginising niya yung pagkakaroon natin ng provision sa Pilipinas. Okay? Dahil sa kanyang effort, minabuti ng ating mga mambabatas na pag-aralan muli ang provision system. Kaya si Teodoro C. Natividad, tinaguri ang father of probation in the Philippines. Take note, father of probation in the Philippines, si Teodoro C. Natividad. Pero kung ang tinatanong sa board exam, father of probation,
ang sagot dito is si John Augustos. Kasi siya ang nagpasimuno ng formal implementation ng probation system sa United States. Okay? So maliwanag. Kapag ang tinatanong is father of probation in England, kasi tinatanong din ito sa board exam. Sa England, si Matthew Davenport Hill. Okay? Kung ang tinatanong is father of probation, that is John Augustos. Kapag tinatanong naman is father of probation in the Philippines, Chodolong si Natividad. Yan. So, konting history lamang tayo. Okay? After 18 technical hearings over a period of 6 months, the draft decree was presented to a selected group of 369 juries. Judges na ngayon. Wala na tayong mga juries. Judges na ngayon. Okay? Penologists, civic leaders, and social and behavioral scientists and practitioners. The group overwhelmingly endorsed the establishment of an adult probation system in the Philippines. So karamihan, overwhelming ang boto ng ating mga kurado na kinakailangan may pasa ang ating probation system sa Pilipinas. Kaya noong 1976, okay. Yan, July 24, 1976, nilagdaan ng ating presidente na si Ferdinand Marcos ang PD number 968. So, paki-take note, presidential number 968, it was signed into law by President Marcos on July 24, 1976. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang probation law na ating ginagamit. Okay? So ito pa rin yung provision law na ating ginagamit. So nakasaad sa section 1, title in scope of this decree. This decree shall be known as the Provision Law of 1976. Okay? Provision Law of 1976. It shall apply to all offenders except those entitled to the benefits under the provision of Presidential Decree number 603 and similar laws. So, PD 603. Okay? PD 603 kasi hindi iba itong PD 603. Ang sakop naman kasi nito ay yung mga juvenile offenders. Yung PD 603 o Presidential Decree number 603. Ang sakop nito yung mga juvenile offenders. So, hindi sila pwede dito sa PD 968. Yung mga sakop ng PD 603 ay hindi na pwede dito sa PD 968. Sino ba sila? I repeat, sila yung mga minor offenders. Kaya tinawag na adult probation law ang PD 968 kasi exclusively lamang para sa mga adult offender. Okay? So maliwanag, para sa mga juvenile offenders, meron kasi silang sariling batas. Ito yung PD 603. Para sa mga adult offender naman, meron naman tayo, ito naman yung PD 968. Yan. So tandaan natin, PD 968, this is the Adult Probation Law of 1976. Anong rason? Bakit nagkaroon tayo ng provision? Ano ang pangunahing dahilan? This decree shall be interpreted so as to, number one, ito yung mga rason, promote the correction and rehabilitation of an offender by providing him with individualized treatment. So take note, anak, yung non-institutional correction, sometimes tinatawag din itong individualized treatment program, tinatawag din itong probation, tinatawag natin itong community-based correction. Say thank you, ha? Pwedang latan yan, pwedang latan. Ano alaman? Naitad ni Roslinan? Okay, may text ka latan o da kurang na? Okay. Okay, so take note, ano? Yung non-institutional correction, marami tayong katawagan dyan. Baka sa board exam,
malito kayo. Okay? Yung non-institutional correction, tinatawag natin itong community-based treatment program, individualized treatment program, or tinatawag din itong probation. So, daming katawagan. Ha? Bakit tinawag na individualized treatment? Kasi bawat probationing, okay, to yung taong binigyan ng probation, mayroon siyang mayroong bumibisita sa kanya na nakatalaga sa kanya na probation officer. Binibisita siya sa kanyang bahay. Okay? At nagre-report din siya every month. So mayroon nakatutok talaga sa kanya na nagmo-monitor. Kaya individualized kasi bawat probationer, okay? Probationer bang tawag natin? Check natin na later on, no? Okay? Bawat person under probation may naka-assign sa kanila na probation officer. Kaya swerte ang mga criminology. Another job opportunity para sa inyo bilang isang probation officer. Okay? Ang equivalent kasi nito, yung mga jail guard. Okay? Jail officer 1 o correction officer 1. Ang katumbas nito ay probation officer naman sa non-institutional correction. Sa institutional correction, ang nagbabantay sa kanila, jail guard or jail officer at saka correction officer naman sa national. Okay? Kung non-institutional, okay, hindi na mga jail guard o mga jail officer ang nagbabantay sa kanila. Ang nagbabantay na sa kanila ay yung mga probation officer. So, welcome naman ang criminology dito sa profession na ito. Okay? Kung ayaw nyong maging gwardiya sa loob ng kulungan, bakit hindi nyo subukang maging probation officer? Okay? Ang trabaho ng probation officer, silang nagmo-monitor sa rehabilitation ng convicted offender na hindi nakakulong. So mas mainam sigurong trabaho ito, no? Papasyal-pasyal ka lang. Kumpara sa jail officer na kung saan nandun lang siya sa loob ng kulungan nagbabantay, makaburing man. Okay? Siguro may maya dati probation officer, papasyal-pasyal. Pinupuntahan yung mga person under probation. Kaya tinawag itong individualized. Letter B, provide an opportunity for the reformation of a penitent offender which might be less probable if he were to serve a prison sentence. Okay, mas madali nang ma-reform ang isang convicted offender kung wala sa loob ng kulungan. Okay, mayroon kasing mga pagkakataon na itong mga convicted offender kapag kinulong mo, lalo silang nagigiganti, lalo silang nagagalit sa gobyerno, lalo silang nagagalit sa kapwa. Okay? Kaya mas painam na ang reformation, imbes na sa loob ng kulungan, sa community na lang dinadala yung convicted offender. Okay? So, ngayon nalaman ninyo na mayroon palang programa ng gobyerno na hindi lahat ng taong nagkasala sa batas nakakulong, yung iba nasa community, doon nila sinaserve. Okay, you can tell that to others para malaman din nila, kasi alam ko pa konti pa lang ang nakakalam na may mga convicted offenders pala tayo nakasama o kasalamuhan natin. Kaya lang, okay, kahit nasa community sila, limited pa rin yung kanilang galawan kasi may mga condition na binibigay ng korte sa kanila. Okay? Limited pa rin. Hindi tulad sa atin na malaya tayo. Except ngayong pandemic kasi ang iba dyan naka-quarantine. Okay? So that is na letter B, opportunity for their reformation. Letter C, prevent the commission of offenses. Paano ba ito na, paano ba na pre-preventa, na paano ba, ano ba sa Tagalog to? How to prevent the commission of offenses kung nasa community yung akusado o yung sentence offender. Kasi yung sentence offender, kapag kinulong mo yan, may posibilidad kasi na mahawa siya sa mga hardened criminal. Okay, tingnan nyo si Baby Ama. Diba? Ang kaso lamang niya, simple
theft, eh, simple pag nanakaw. Simpleng-simple lang ang kaso niya nung siya ay kinulong. Eh, anong nangyari? Nung dinala siya sa kulungan, inihalo siya sa mga hardened criminal. Yan, natuto na yun. So, natuto na sa gawaing masama. Hanggang sa siya ay na-depressed dahil sa panggagahasa sa kanyang asawa ng isang correction officer. Okay, naging violent na ito. Okay, na-involve na sa mga patayan hanggang sa naging leader na siya ng grupo. Okay, hanggang sa siya ay binitay. So just imagine, naiwasan sana ang na-prevent sana ang pangyayaring ito kung hindi sana siya naikulong. Okay, anyway, simple pag nanakaw lang naman ang kanyang kaso, bakit siya nagnakaw? Dahil sa kanyang kaibigan. Okay? Kasi yung kaibigan niya nangangailangan ng pera para sa kanyang pag-aaral. Kung di tayo nagkakamali, tuition fee. Kaya nag-remedyo itong si Baby Ama dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga kaibigan. Kaya na-isipan niya itong magnakaw sa isang gasoline station. Okay? Nahuli, nakulong, hanggang sa naging hardened criminal na. Naging kwad pa nga ito eh. Hitman sa loob ng bilangguan. So just imagine that. Okay. So naiwasan sana ito kung naabil niya yung hindi naman siya qualified sa probation kasi minor naman siya eh. Kaya yung PD603 sana ang nagamit niya. Okay. Walang nakapag kasi ang PD603 at saka yung probation system, pan ito eh, privilege ito, kailangan mong applyan ito. Hindi ito binibigay na kusa. Okay? Kailangan mo itong i-avail. Okay? So, option mo, kung gusto mo sa kulungan, di magdusa ka doon. Kung gusto mo sa community, then kailangan mong i-avail itong probation system. Tatalakay natin ng malaliman ito as we go. Okay? So, that those are the purpose. 1, 2, and 3. 30 minutes lang tayo ah. Ano bang oras na? 29. 3:29. So 1 minute na lang tayo. Okay? I-define na lang natin tong probation. Meaning of the term probation. Ano bang ibig sabihin ng probation? It is a disposition under which a defendant after conviction and sentence. Take note ah, the word after conviction. Hindi ka kasi pwedeng mag-file ng probation kung hindi pa tapos yung kaso mo. Hintayin mong matapos. Kung matapos na at convicted ka, then pwede kang mag-file ng probation. Saan? Imposed by the court. Siyempre, sa korte ka mag-apply. Okay? Sa korte ka mag-apply, subject to the supervision of a probation officer. Okay? So, kapag sinabi natin probation, take note, it is a disposition of the case. Paano ito i-dispose? Either sa kulungan ba o sa labas, under which the defendant will be going to release. Okay, mapapakawalan siya sa bilangguan. Hindi siya ikukulong, i-release siya, pero subject to certain conditions. May condition ang pagpapalaya sa kanya. Okay, at subject also to the supervision of a probation officer. Sinong nagbibigay sa kanya ng probation? It is the court na kung saan siya ang nag-convict dito. Okay? So ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa mga susunod na pagkakataon. Ihanda muna ang inyong mga lapis at papel at magkakaroon tayo ng memory check kung nakikinig ba kayo o hindi. Type hi para sa hindi pa nakakapag-type. Hi or hello. Okay? Hi or hello para makita natin kung sino yung mga nakalagin. Yung mga estudyante natin, binibilang pala natin yung mga attendance ninyo no? Sa live. Kasi kapag nakasampong absent ka na dito, may posibilidad na hindi nakita bigyan ng grade. Okay? Huwag nyo nang pabutin doon. Okay? Say hi to everyone. Ayan. Say hi to everyone. Okay, maraming salamat. Ready na ba yung mga papel ninyo? Okay, so start na tayo. Number one. Okay.
The Child and Youth Welfare Code of 1974 was promulgated on December 10, 1974 by virtue of what presidential decree? A. 613, B. 916, C. 603, or letter D. 9344. Okay. Anong batas ang nagbibigay ng pribilehiyo para sa ating child and child offender? Ang tawag natin nung araw ay child and youth welfare code. Anong batas yon? Anong PD? Okay. Number two, probation was first introduced in the Philippines during the American colonial period with the enactment of blank of the Philippine legislature. Ano yung first probation law sa Pilipinas? A. PD 968, B. Act number 4221, C. RA number 4221, or letter D. Act number 3815. Number 3. What is the country's first early scheme for humanizing the criminal justice system under its common law in which it originated provision? A. England, B. United States, C. Philippines, D. France. Originated provision. Saan ba nag-originate? Number 4. Rehabilitation will be more effective as the convict will not be exposed to hardened criminal in prison who will only influence him to a life of a criminal. Is it true or false? A, true. B, false. Okay. More effective kapag hindi siya na-exposed sa hardened criminal sa loob ng kulungan. Tama ba o mali? Okay. Number 5. The reintegration of offender into their own community and society is one of the universally accepted goals of correction, whether the latter is carried out in institutions or through letter A, punishment, letter B, banishment, letter C, non-custodial measures, or letter D, imprisonment. That's number 5. Number 6. The probation system started to operate. Nakalimutan ko sinabi kanina ito, no? I-research nyo na lang. Okay. Nalagdaan kasi July 24, 1976. Pero hindi kaagad ito nag-operate. Inabot pa ito ng ilang taon bago ito nag-operate. So, probation system started to operate, letter A, January 3, 1976. Letter B, January 5, 1976. Letter C, January 3, 1978. Or letter D, January 5, 2028. That's number 6. Number 7. Who is the father of probation? Letter A, Teodulo C. Natividad. Letter C, Matthew Davenport Hill. Letter C, John Augustus. Or letter D, all of them. Next, number 8. Blank refers to that method of correcting sentence offenders without having to go to prison. Letter A, non-institutional correction or rehabilitation. Letter B, institutional correction or rehabilitation. Letter C, rehabilitation and reformation. Or letter D, all of the above. Number 9. An offender has to apply for probation before the court. A. After conviction. B. Before conviction. C. During appeal. Or letter D. Before trial. An offender has to apply for probation before the court. Letter A. After conviction. Letter B. Even before conviction. Letter C. During appeal. Or letter D. Before trial. Last number refers to a disposition under which a defendant after conviction and sentence is released subject to the conditions imposed by the court and under the supervision of a probation officer. Letter A,
probation, letter B, letter C, pardon, or letter D, reprieve. Okay, time check is 15:37. You have to submit your answer in the link provided in this blog, not later than 4 o'clock. Exactly 4 o'clock, the link will going to close. Okay? So, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. See you again Friday for another session.